So this video is the continuation ng lecture natin nakaraan about sa singly reinforced beam. So we have example here, design a rectangular reinforced for tension only to carry a dead load moment of 60 kN, including its own weight, and a live load moment of 48 kN. So use FRMC equal to 20.7 MPa and Fy equal to 276 MPa. So yung example natin nung nakaraang video natin is given yung dimension ng beam. So dito naman ang given naman dito is yung dead load moment and live load moment. So meaning hindi sinabi ko ano yung type of support. So basta binigay siyang dead load and live load moment, na yun yung maximum siguro ng nung beam. Tapos hindi niya binigay yung dimension. So ang gagawin natin dito is i-design natin yung size ng beam, yung rectangular beam sabi niya, yung dimension ng beam, then yung reinforcement niya. So from loads, i-design natin yung rectangular beam. So dito wala siyang sinabing support ng pero may given siya maximum moment. So yun, 60 kN for dead load and 48 kN for live load. So let's start. So doon sa step natin nung una, syempre alam mo natin dead load, live load, then compute for the moment. So dito given na si moment, so ang gagawin na natin is number 3 na tayo, step number 3. So factored moment. So mu is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. So ito dead load is 60, 48 is the live load. So total of 148.8 kN. So ito na yung factored moment natin. So na-amplify na yung mga load natin. Na-increase na. So balance tilt ratio naman tayo. So compute natin yung balance tilt ratio para alam natin yung tilt ratio niya kung sabay sila mag-fail. So dito, ito yung formula natin ng ng balance tilt ratio, 0.85 f' c beta 1 times 600 divided by Fy 600 plus Fy. So substitute lang natin yung mga given. So dito 0.85. So since ang f' c natin is 20.7 less than 28 MPa siya, so ang gagamitin natin yung beta 1 is 0.85. So times 600 divided by Fy 276 times 600 plus 276, that is RFI. Then solve for balance tilt ratio. Ito yung makompute natin. So alam na natin yung balance tilt ratio. Then alamin natin yung maximum and minimum tilt ratio. So ito yung mga parameters natin. So ito yung una nating pang-check. Rho min is equal to square root of f'c divided by 4fy, but not less than 1.4 over fy. So compute natin to si rho min. So yung minimum steel ratio natin, square root of 20.7 divided by 4 over 4 times 276. So equal to, and then not less than, check natin kung ano ba siya. Mas less ba siya dun sa sa 1.4 over Fy? So mas less siya. So ang gagamitin natin dito ng rho min is this one. Ayan. Then we can estimate the ratio, steel ratio. So usually, ang steel ratio is nag-range from 70 to 80% nung raw max. So hindi natin ginagamit yung 100% ng raw max para may adjustment tayo sa reinforcement. For example, na-compute natin is 4.5 pieces ng let's say 20 mm, then
Siyempre, hindi tayo pwedeng bumili ng 4.5. So, ang gagamitin natin ngayon is 5 pieces. So, may ano, nag-i-increase yung ano, yung steel area natin. So, ang gagawin natin, pag nag-design tayo ng ano, ng rectangular beam, so, usually, yung broma, yung ano, yung steel ratio, yung actual steel ratio na gagamitin natin is 70 to 80% ng ano, ng raw max. So, dito, may kita nyo, sir, bakit ito ay 0.6, ano, Robby? So, dito kasi ang raw max is 0.75 Robby. Then, yung ano, gagamitin natin is 80%. So, yung 80% ng 0.75 times Robby. Yan. So, ginamit natin dito, Robby, ha. So, kung gagamitin nyo is raw max, kailangan, kumpitin nyo muna yung value ng raw max. So, si Robby, ito times nyo muna ng, ano, ng 75%. Times, tapos yung 80% nung ano, nung estimated steel ratio natin for actual. So, yun ang ginamit natin. So, ang pinakamadali niyan, so yung ano, yung 0.6 na lang times yung Robby. So, itong 0.6 Robby na to is 80% of Romax. Ayan, so solve for ano, actual steel ratio na gagamitin natin. 0.6 times yung Robby natin dito is 0.03711. So, mayroon tayong actual steel ratio na 0.0223. Ayan, pagkatapos yan, compute natin si moment capacity based on raw, yung actual ano, raw natin. So, meron tayo ditong omega is equal to raw Fy over F prime C. So, meron tayo ditong 0.0223 times 276 divided by 20.7 equal to 0.2968. So, ito yung omega natin. So, solve for moment capacity nung ano, nung I solving for dimension na dimension. So, since given si mu dito given is 148.8. So, lalagay lang natin siya dito sa mu. Then, si p natin ang value nito is, so, dahil normal concrete naman siya is 0.9. So, dito, F prime C is 20.7. Then, yung omega natin, ito na-compute na natin. Then, si BD, unknown yan kasi nga hindi pa, i-design pa lang natin yung, ano, yung dimension ng beam. Quantity times 1 minus 0.59 ng omega. So, yan. So, equate natin siya in terms of BD para mas madali tayong ano, mag-solve. So, ito, naka-equate na siya in terms of BD square. So, ayan. 148.8. Ito yung mu natin. Yung P natin is 0.9. Then, F prime C is 20.7. Omega, 0.29. 1 minus 0.59 ng omega. Ayan. So, total of 32,613,352.21 mm cube. So, kasi dito, BD square. So, yung ano, unit natin dito is cube. So, ang gagawin natin, mag-i-estimate tayo ng beam dimension. So, yun, usually, ang ano, beam dimension, nag-range siya sa ano, sa yung D equal to 1.5B to D equal to 2B. So, lagi yung ano, nakikita kapag ka nag-design ng beam, mas malaki yung ano, yung height ng beam kesa dun sa ano, sa width niya. So, ang gagawin natin, estimate natin siya. So, usually, para ang mabibigay sa atin ng ano, ng dimension, ito, D equal to 1.5B range to D equal to 2B. So dito pwede mong gamitin yung pagitan ano nung ano nung 1.5B to 2B. So pwede kang gumamit ng ano 1.6, 1.8, 1.9. So ito inestimate mo lang siya base doon. So ang ano ang height naman ng ano natin ng beam natin nagre-range siya doon sa ano type ng ano ng na ay yung layo ng ano ng support. So may minimum tayo na ano na height doon, so pwede nating ano gamitin 'yon.
So dito, usually, D is equal to 1.5B, range 2, D equal to 2B. So dito, ang nagamitin ko, siguro na lang yung gitna. Ayan, yung gitna, D is equal to 1.75B. So ito, substitute ko dun sa ano, sa dito, para makakuha ko ng, ayan, value ng B. Ayan. So ang value ng B na nakuha ko is 220 and 3.85. So dito, pagka ano, so sa mga problem, pagka in-indicate na ano na use D is equal to 1.5B, so gagamitin yun pagka in-indicate sa problem. So pag hindi naman, mag-estimate kayo. So dito, minsan ang nangyayari, kapag hindi kasya yung ano, yung reinforcement sa singly, so mag-change ka ng ano, ng bread mo, no? So itong ano, itong 220, pabalitan nyo. So for example, kung gumawa ka ng 1.75, so kailangan mo ng wider beam para ano, para magkasya yung reinforcement mo. So ang gagawin mo, kung kailangan mo ng wider beam, so ang ito, so D is equal to 1.5B. So ang gagamitin mo para mas wider yung ano, yung bread mo. Then, pagka na-compute mo na yung B, so solve for D, ito yung makukuha mo using this equation. So nakuha ka, D is equal to 385 mm. So idodrawing nyo na yun, ano, yung dimension ng beam nyo. So ito, meron kang ano, effective depth na ano. So pagka na-commute ka ng D, that is effective depth. So meron tayo 385 mm. Then yung base natin 220 mm, yung AS natin hindi pa natin nakakompute. So using AS is equal to rho BD. So ito yung tinutukoy ko kanina, ito yung actual na ano, 0.6 rho B. So yan yun. So meron tayo dito yung ano, yung actual natin, actual ano, 0.02223. Base natin is 220 and yung effective depth natin is 385. So solve for ano, area of steel, meron tayo dito 1886.17 mm². So ito yung ano, yung steel area natin required. So at 80% ng ano, ng raw max. So dito AS max, meron tayo, kumpute natin yung ano, yung maximum ano natin para hindi tayo mag ano, over reinforce or mag ano, maging balance, di ba? So raw max natin, compute natin, 0.02 BD. So ito yung raw max, ito yung maximum ng steel natin para hindi tayo mag-over reinforce. So dito makikita nyo dito, ito yung base ng beam. So meron tayo 220 nung lapad ng beam. Clear cover natin is 40, then stirrups is 10 mm. So both side 'yan. So ang natira dito is 120 mm. So kung ipa-plot mo 'yan sa ano, different ano, bakal na ano, na diameter, so ito yung magiging ano nyo, table nyo. So ito yung AS required. So ito yung mga diameter ng bakal na ano, na pwede nating gamitin. Then yung area ng bakal per ano, per piece. So ito yung number. So yung ano, AS required, divide mo lang doon sa ano, area, ito na yung number. So kung 24, say 25. Ito 886.17 divided by 1617. And so on, hanggang makapunta ka dito sa 36. Then ito yung spacing naman. So for example, yung 120, meron kang 25. So ang gagawin mo, si 25 times 10 ay 120 minus yung 10 piraso ay 25 pieces na 10 mm. So ang spacing niya is negative, sabihin dikit-dikit na siya. So dito ang 12 negative pa rin. So dito hanggang umabot ka dito sa dulo na 48. So ito lang yung may ano, may pasok sa minimum requirement, kasi nga ang minimum requirement natin is yung 25 mm na spacing. So dito this is 48, ang pasok sa atin is 36. So i-check naman natin dito sa AS max. Ito yung AS max natin, ito yung diameter, area, then number. So kung ano, pwede kung 10 mm natin, pwede tayo gumamit hanggang 30.2. So 17 hanggang 21, 10 hanggang 11 lang.
So dito sa 7 hanggang 7.5 ka lang, di ka na pwede mag 8. Ito 4, pasok pa rin. Itong 28, I think hindi siya pwedeng gawing 4 dahil ang ano niya, ang maximum niya is 3.8. So hanggang 3.8 ka lang, so hindi ka pasok dito. So dito naman sa 32, sa 32 is 3. So ang maximum niya is 2.9. So hindi ka pwede mag ano, mag 3. So hindi ka man naman pwede mag 2 kasi ano siya, under reinforced ng sobra. So ang pasok dito is 36. So dito meron kang 2. Ang maximum niya is 2.3. So pasok itong 2. So ang gagamitin natin dito na bakal is 36 mm na dalawang piraso. So kung paano natin i-drawing yan sa ano, sa ay ilalapat sa ano, sa beam. So ito yung gagawin natin. So ito yung beam natin. Base natin is 220 and meron tayong dalawang bakal na 36 mm. So yung stirrups natin, then ito yung effective natin na 385 mm. Then meron tayo dito para makuha natin yung total height ng ano, ng beam natin. So yung kalahati nung 36 is 18. That is yung RSB natin, yung kalahati nito. 36 divided by 2, 18. Then, susunod is stirrup. Itong kapal na itong stirrup na to, itong 10 mm na yan. Then, yung clear cover natin sa 40 mm, total of 68. So, ano, ang gawin natin, sayin na lang natin na 70 para mas safe or mas madali siyang sukatin. So, kung i-add natin siya dun sa ano, sa 3.85, makukuha natin is for 455 mm. So kung gagamitin niyo naman yung 68, pwede din naman mas ano, mas accurate. Pero kung gagamitin niyo is yung 70 para mas madali siyang sukatin dun sa ano, sa metro. So mas maganda din. So ito yung ano, yung na-design natin. Bakal na magke-carry ng 60 kilonewton meter na moment sa dead load, then 48 kilonewton meter sa live load. So with the parameter ng ano, ng FMC 20.7 and maximum yield strength ng RSB equal to 276 MPa. So another example naman tayo. So dito meron tayo a concrete one way slab as a total thickness of 120. The slab will be reinforced with 12 mm diameter steel bars with FY 275. So concrete strength FMC 21. So determine the required spacing of 12 mm main bar if the total factored moment of 1 meter with the slab is 23 kilonewton meter. So clear cover is 20. So dito sa single reinforced, pwede rin tayo mag-design ng ano, ng slab, no? So tinitreat natin yung ano, yung slab as wider beam. A wider beam 'yan. Then isa pang example ng ano, ng single reinforce is yung puting natin sa ano, sa baba. So tinitreat natin siya as single reinforce kasi nga yung bakal natin nasa ilalim lang. So yun, to continue. So ito yung ano, yung ano natin, yung bakal natin. So let's say ano, 120 effective depth is D. Then 20 mm yung ano, clear cover. So ito, let's say ganito yung itsura niya. Ito poste, ito biga, ayan yung orange is poste. Ayan, longer side, shorter side. So dito, bakit ko pinapakita to? So paano ba natin alamin na yung slab na dinidesign natin is one way or two way? So ganito. Ayan. So yung longer side divided by shorter side, pag greater than 2, that is one way slab. Kapag yung L over S, so yung longer side divided by shorter side, equal or less than 2, that is two way slab. Ayan. So example tayo dito, yung longer side natin equal to 5 meters and yung shorter side equal to 2 meters. So yung ano, yung ratio niya, so 5 over 2, that is 2.5 greater than 2. Masasabi natin itong ano, tong slab na to is one way slab. So example number 2 naman, L is equal to 5 meters and yung shorter side is equal to 3 meters. So dito makikita natin na yung ratio niya is less than 2. So masasabi natin yung slab na to is two way slab. So paano ba yung ano, load distribution ng ano, ng isang slab? So ganito yung ano, yung orientation ng slab.
So one way slab. So ito mahati lang siya sa dalawa. So ano, itong slab na to ang nagki-carry lang ng ano ng mga load kapag one way is yung longer side. Siya lang yung nagki-carry ng load. So kapag two way naman, ganito ang itsura, two way slab. Ayan. So kapag two way, so tulong-tulong na yung beam na nagki-carry. So itong triangle na to is 45 degrees from ano this side and 45 degrees from this side. So, naka 45 degrees yan. The same sa lahat ng corner, naka 45 degrees. Then, intersect nyo lang, may kunin yung gitna. Ayan. Ganito yung orientation. So, itong ano, itong part na to, itong trapezoid na yan, ang magkikerry ng ano, ng load nyan, itong beam na yan. Then, itong triangle na dito, for this side, as well this trapezoid, itong side na to, itong triangle na to, ito yung mag-bubot nyan. So dito, dahil na ano natin na alam na natin kung ano yung one way tsaka two way slab. So let us design naman itong spacing ng bakal. So given na yun, no? So kasi sa slab, so for example, gusto mo mag-boost ng 120 effective depth. So alam mo na yung standard concrete cover. So ang dinidesign mo na lang sa slab is yung, for example, gusto mo ng 12mm. Or 10mm. So usually yan yung mga bakal na ginagamit sa ano concrete slab, no. So ang ano ang pinag-uusapan na lang pagdating sa concrete slab is yung spacing ng bakal. So given na kasi si thickness, laging given na si effective depth, yung ano concrete cover. So ang gagawin natin, i-design lang natin yung spacing ng bakal. So dito, let us consider naman yung ano, so sa sobrang haba nung slab, so pwede nating ano kunin lang natin yung 1 meter or 1,000 mm nung slab. So, ikakat lang natin siya into 1 meter. So, para mas madali yung pag-compute ng bakal. So, yan. So, unang gagawin natin, puno natin effective depth. So, dito, 120 minus yung, ano, yung clear cover na 20 minus yung kalahati ng bakal. So, 120, that is 6 mm. So, total of 94 mm. So, this is our effective depth. Then, yung base naman natin, dahil kinat natin siya sa isang metro, 1 meter lang. Yan. So, factored moment. So, hindi na tayo magkakumpit ng 1.2, 1.6, 1.2 dead load, 1.6 live load. Dahil ang binigay na sa atin is factored moment na agad. Factored moment equal to 23 kilonewton meter. So, raw balance tayo. Robby? So, lagi niyong tatandaan yung formula na nito. Rho b is equal to 0.85 fmc beta 1. So, dito, beta 1 natin is 21, yung beta 1 natin is 0.85 kasi nga yung fmc natin is less than 28 MPa. Ayan. So, dito, kaya po, 0.85, 21 yung ano, yung fmc natin, then yung rho b, yung beta 1, that is 0.85 dahil less than 28 MPa. 600, then Fy is 275 times 600 plus 275 ulit. So, ito na yung Robby natin. So, ito yung balance steel ratio. Ayan. So, Rho max. So, ayan, Rho max 0.75 ng Robby. So, ito lang ini-utilize natin, under reinforce natin para meron tayong warning pag nag-iba. Ayan. So, check natin yung ano, yung rho min. So, check lang natin. Ito, rho min, square root 21 over 4 times 275, 0.00417, then not less than 1.4 over Fy. So, that is 0.005. So, mas ano, mas mataas ito. Compare dito. So, ang gagawin natin dito, itong rho min na to. So, yung mga values natin, nilagay ko lang dito para naka-sort na siya. So, moment capacity. So, mu is equal to prn, yung ano, coefficient of resistance natin. Then, yung base times yung effective depth squared. So, ito, given naman na to. So, given yung mu, given itong p. Dahil ano, 21 MPa, normal concrete naman siya. BD squared given na, so si RN ang hanapin natin. RN is equal to MU, MU is equal to 23, then P, BD.
23 times 10 raised to 6. So, i-convert natin into ano, Newton millimeter para yung RN natin is equal to 2.892 MPa. Ayan, na-compute natin si RN, then compute natin yung ano, yung cholesterol ratio. So, ito yung ano natin using RN. So, 0.85 prime C. Then, over Fy, quantity 1 minus square root of 1 minus 2RN divided by 0.85 F prime C. So, substitute lang natin yung mga values na yan. So, meron tayo F prime C, Fy, then yung RN natin, this one, and yung F prime C is 21. So, solving for actual ratio, still ratio, we have 0.01154. Ayan. So, i-check natin sa ano, sa Romax, ito, less than Romax siya, sa Romin is less than siya, so pasok yung ano natin, yung actual still ratio. So, find for AS, so AS is equal to rho BD, so yung ano, rho natin ito, then yung B is 1 meter, mag-consider lang tayo ng isang metro, then yung depth natin is 94 lang. So, reinforcement is 1085 mm squared. So ito yung required spacing natin, ay required area for reinforcement at 1 meter. So determine the spacing, ang gagawin nyo lang si area, di-divide nyo lang sa number niya. So yung ano, yung 1000, yung this is your dito, itong base natin. So i-divide natin siya divided by yung AS is yung area of steel, ito divided by yung size nung area nung ano, nung bakal. So ang spacing natin is 104.43. So sa pagdating sa spacing, hindi tayo laging ano, tawag dito, hindi round up, kundi round, magra-round down tayo. So ang gagawin natin kapag ka sa spacing, so usually sa iba, ang ginagawa natin, di ba, sa iba, ano, nagra-round up tayo. So, pagdating dito, hindi tayo magra-round up. Magra-round down tayo kasi nga ito yung maximum spacing na. Yung maximum distance ng bawat bakal. Ito. Ito yung, ano, yung distance, center to center distance ng bawat bakal. Yung spacing na yan. 104. So, ang gagawin mo, pwede kang mag less than dyan. Less than dyan. So, dito. So, or ang gamitin mo, para may range ka, para hindi ka ano, ma-over-reinforce, gamitin yung Romax, compute for the ano, maximum area, then divide mo ulit dito sa AS over AB, para ma-compute mo yung, ano, yung max, maximum spacing. Yung maximum spacing. At, tapos, pwede mo naman kumpitin din yung Romin. So, para, ano, kasi pagka nag-ano ka, lumit ka pa dyan, dumadami yung bakal mo, di ba? Pagka lumilit yung spacing, dumadami yung bakal mo, baka ma-over-reinforce ka. So, ang gagawin mo, kumpitin mo yung Romax para, ano, para hindi ka ma-over-reinforce. Yun yung pinaka-guide mo. So, from 100.04, so pwede ka pang bubaba. So, pwede 100. So, let's say, 100 mm. Okay. So, para ma-check natin kung pasok siya sa, ano, sa ano, sa spacing na pinaka ano, kasi pagka naglalatag ka ng ano, ng reinforcement, so medyo ano, medyo hassle kapag 104.43 yung ano, yung gagawin mo. So ang gagawin mo, i-reduce mo siya into 100 mm. So i-check mo na lang siya doon sa Romax para hindi ka ma-over reinforce dito. So dito pwede kang ano, bubaba pa diyan sa ano 100 mm. So but huwag ka mag-exceed sa Romax kasi yung 75% lang ng ano, ng raw balance ni-submit natin para kapag ka nag-iba siya, may warning. So mag-yield muna yung bakal sa ano, sa reinforcement, so bago mag-crack yung concrete natin. So meron tayong ano, meron tayong warning. So kung wala kayong ano tanong, or kung may tanong kayo pala,
kung may tanong kayo, so kindly comment down below, then huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. So sana maging 1000 subscribers ko, then tuturo ako ng ano ng design analysis ng ano ng story, design analysis ng reinforced concrete structure. So yun lang, kita-kita tayo sa susunod na video.